Welcome back dito sa Pinoy MD, and gaya po ng nabanggit namin kanina, kasama po natin ang ating resident internist na si Doc Oyie para bigyang pansin ang mga ipinadali ninyong mga katanungan. Good morning sa iyo, Doc Oyie! Good morning, Connie, at good morning sa ating mga kapuso. Doc, normal ba daw na dumudumi siya 4-5 beses kada araw? Tanong po yan ni Angeline Datu. Angeline, alam mo meron tayong tinatawag na transit colon time. Ito yung sapat na oras na dapat doon lang tayo dudumi, no? So ang normal niyan or optimal ay 24 to 48 hours once a day, no? Or the most siguro twice a day. Pero yung ganyan kadalas, 4 beses kang dumudumi, naaapektuhan ang abilidad ng sistema ng iyong katawan, lalo na yung digestive system, na maabsorb lahat ng sustansya na galing sa ating mga pagkain. Yan ay hindi na normal at maaaring sintomas ng tinatawag nating irritable bowel syndrome. Question number 2, totoo raw ba na hindi na nawawala ang allergy sa pagkain? From Raisa C. Ebalia. Yung allergy ay manifestasyon yan dahil nga yung pinakamalaking bahagi ng ating immune system ay nasa loob ng ating tiyan. Pag tayo ay nagre-react, nagkakaroon ng allergic reaction sa pagkain, ibig sabihin nito, yung immune system natin ay nawawala ng regulasyon at nawawala ng tolerance. Hindi niya na nakikilala na yon ay pagkain at kailangan natin ng sustansya. Maari natin itong ma-modulate yung response ng ating immune system. Pag na-modulate na natin ito, mapapansin mo, yung reaction mo na adverse reaction dun sa pagkain na yon ay maaaring mawala. Except kung talagang merong kang genetic na factor na kung saan hirap talaga ang sistema, ang digestive system ng ating katawan na i-metabolize o i-digest yung pagkain na yan. Katulad ng mga tao na merong lactase deficiency, no? So nagkakaroon sila ng reaction kung sakaling yung gatas ay hindi kompletong nadadigest at natutunaw ng sistema ng ating katawan. Eto naman, sunod-sunod ha, bakit daw kaya palagi siyang sinisikmura sa umaga? Ang tanong mula naman kay Mila Pioquinto. Mila, ang pag nakakaramdam ka ng sinisikmura, ibig sabihin nito, yung balot ng ating sikmura ay nasira na, no? Kung kaya't pag umaga, natural na nagpo-produce talaga ng maraming asido ang ating sikmura. In fact, 2 litro ng asido or hydrochloric acid ang pinoproduce ng ating sikmura at mataas ito sa umaga sapagkat inihahanda nito ang ating sikmura para sa lahat ng pagkaing kakainin natin. Ngunit kung wala na ang balot ng ating stomach or ng ating sikmura, nakaka-cause ng pain yung asidong natural na pinoproduce nito kasi nga pumapasok yung asido doon sa singit-singit na bahagi ng ating sikmura kung saan maraming mga nerve endings o mga kable ng kuryente doon kung kaya nakakaramdam ka ng pain, no? So pero normal ang pagproduce ng asido ng ating sikmura at pinakamataas ito tuwing umaga. Eto naman din ang tanong ng isa pang kapuso. Totoo raw ba, Doc, na ang sakit ng ngipin ay posibleng may kinalaman sa puso? Naku ha, tingnan natin. Ang tanong po nan ay mula naman kay Karding Banaag. Karding, totoo yan. Ano? In fact, yan ay alam na rin ng marami mga dentista, no, na yung condition ng gums at ng ipin, yung gingivitis, no, or kung meron tayong dental caries, merong mga mikrobyo na na-identify na maaari maka-apekto sa ating puso. In fact, tulad ng sabi ko, ang mga dentista, kinoconsider nila pagka merong systemic disease tulad ng sakit sa puso, hypertension ng isang tao, maaaring ito ay konektado sa ating oral health. Kaya importante na tayo ay magkaroon ng regular dental check-up. Thank you so very much, Doc Oyie, sa pagsagot po ng mga tanong na yan ng ating mga loyal Pinoy MD followers. Keep sending those questions, mga kapuso. At syempre, kada Sabado, talaga hong itatry naming ipasagot yan sa ating mga ekspertong doktor.